sadness pala to. Yes. Kala ko girls. Alam, wala nang maliit. Nakakainis. Okay, let's go. Meron akong bagong discount. Ito, this shoe. Mas okay to. Dati ang ginagamit ko sa akin. Pero ito mas mura. Alam, wala nang maliit. Nakakainis. So, maganda to, guys. Kaya lang, wala na silang maliit. Meron silang malaki. But it's too expensive. Hindi yan yung ganyan yung ano natin. Ayos na lang. Lagi naman ako wala sa bahay. Okay, let's go. Ngayon, ito gamit ni Kai. Tiny bud. Pero gusto ko mag-try ng iba. Una lang, yung sensitive moisture. Kasi medyo sensitive yung skin ni Kai. Zen. Ito yung pinapabili ni nanay. Mabango daw to. Mabango ba? Mabango pa to. Mura pa. Magpapalit ako ng brand. So, dati, Coffee Mate tayo. So, this time, try natin si Creme Top. Pili ko masarap na ito. So, mas mura ang Silver Swan kumpara sa Dato Puti. Pero, Dato Puti pa rin tayo. Pati sa ano, ganun sana wala. Pambaon sa trabaho dahil kailangan ng almusal. By the way, ang budget lang pala natin ay 3,000. Dami ko na naman kinukuha. Let's go. Pero try natin. Nantok ako. Okay na yan. Ketchup na lang. Pakandalo ko na naman ako. Hi, mamazens! Welcome back to our YouTube channel. And kanina nga, nag-grocery tayo. Tapos this time, ipapakita ko sa inyo yung mga pinamili ko. Budgetarian to ah. Ito talaga yung monthly na supply namin dito sa bahay. Isang beses lang ako namimili sa isang buwan, tapos hindi na yun mauulit. Kung ano lang yun nandiyan, hindi na yun madadagdagan pa. Okay? Papakita ko lang sa inyo yung mga produkto na ginagamit namin dito and kung ano talaga yung mga for me, best products. Mag-start tayo guys sa ano muna, sa mga foods. Okay. Ito, bumili ako nitong Yakult. Bumili ako ng Yakult, pero usually talaga hindi ako bumibili niyan. Medyo nakaka-LL lang tayo. Since may leave ako sa next week, hindi ko magagamit yung mga allowance ko. So, pinandagdag ko na lang din dito. Pero usually talaga guys, kapag medyo gipit tayo sa budget, hindi ako bumibili niyan. Kasi yung mga hindi naman ganun kakailangan, hindi ko talaga binibili. Next thing guys, dahil medyo nakaka-LL tayo, bumili tayo ng biskuit. Nabisco is actually, for me, has a very classic flavor. Para sa akin, ang classic ng flavor nito, kaya itong strawberry yung pinili ko. Pero masarap din guys yung cream. Bumili din ako ng cup noodles. Although, hindi din ako usually bumibili ng cup noodles every time na nag-grocery ako. But this time, I decided na bumili na ako ng cup noodles kasi ganito. Kwento ko sa inyo, no? Pag napasok ako sa work, bumibili ako ng cup noodles sa 7-Eleven. Eh, magkano yung presyo sa 7-Eleven? Doble. Ang laki ng patong. So, sayang lang. So, lugi ako doon, diba? Ayun, naisip ko lang na isang i-include ko na sa groceries ko yung cup noodles or yung ipang breakfast ko pagdating ko ng office. Kaya namili tayo ng cup noodles. So, bumili ako ng eto, creamy seafood kasi masarap siya. Creamy seafood, spicy noodle, spicy seafood. So yan, 5 piraso yan siya dyan. Meron din tayong ibang mga noodles na nasa pouch. Ganyan. Kasi inisip ko, si nanay baka pang merienda niya dito sa ano sa bahay pag nandito siya. Tapos bumili ako ng yakisoba. Pero alam nyo, honestly talaga, hindi kami maganito. Hindi kami mga instant noodles. Ngayon lang talaga ako bumili nito. Tapos may nakita akong ganito kanina. Jajang ramen. Try natin to kung anong lasa niya. Ito pala, bumili ako ng Spam. Uulitin ko, hindi ako usually na bumibili nito. Bumili lang ako kanina kasi tomorrow gusto ko lang
kumain ng masarap na breakfast, kaya bumili ako. Usually na budget ko pala guys, 2,500 to 3,000 a month, pang grocery. Pero ngayon, nag-exceed tayo dun sa budget natin, ng around parang 500. Ito, magic sarap yung binili ko na pampalasa, kasi yun lang yun nandun, walang ginisa mix, pero ginisa mix talaga kami. Ito, cream top, yung binili ko ngayon na creamer, pero ang usual ko talagang ginagamit ay coffee milk. Next thing, I also bought the sugar. Yes, 1 kilo na sugar. Ayokong bumili guys ng coffee na ano, na mixed na siya. Mas okay sa akin yung coffee na tinitimpla. Ewan ko. Nasanay siguro ako sa office. Office kasi ganun eh, tinitimpla yung coffee. So, nasanay ako dun. Pag namimili ako monthly, ito talaga yung binibili ko na ganito kalaking suka at saka ganito kalaking toyo. Walang patis na ano, na ganun yung maliit, yung nasa bote na maliit. Wala doon, kaya hindi ako nakabili. Ayan! Dahil nilapit ko kayo ng konti, edi nakalapit na kayo. Ito, meron tayong vegetable oil, yung kinuha ko ng Marca Leon. Pero ang usual na binibili ko, yung Jolly na mantika na canola oil. Pero nakita ko to, since vegetable oil siya, tapos magka-presyo lang sila ng Jolly, edi ito na rin kinuha ko, at least vegetable oil siya. Marca Leon. So parang dyan na ako magsisettle feeling ko. Dito ko lang nilagay sa crib kasi dun sa labas, naiiya ako pag-vlog. Bumili na rin tayo ng ketchup kasi si Daddy sobrang hilig niya sa ketchup. Parang lahat na lang ng pagkain may ketchup, ganun. As in lahat. Sinigang lang siguro yung walang ketchup pero alos lahat ng makakain niya may ketchup siya. Let's proceed naman dito sa mga dito. Bumili ako nitong Eskinol. Ito yung ginagamit ko palagi na toner. Ewan ko, simula talaga kasi ako, ito na yung ginagamit ko. Tapos, gumamit, nag-try lang ako ng iba pero medyo mahal na kasi yung iba. So, ito, medyo affordable plus okay naman siya. Yes! Kalila is here and she's joining us. Bumili tayo ng Sunsilk. Sunsilk, this time nagbago ako. Dove kami talaga. Pero ngayon, tinry ko to kasi parang mukhang maganda siya. Dabo yung shampoo na binibili namin usually kasi kay Daddy. Actually, ako din eh. Kayan kasi kay nanay talaga. Ako din kasi, mas ito yung ginagamit ko. Kasi dahil sa dandruff, excuse me guys, pero may dandruff talaga ako. Hindi ko alam kung paano siya aalisin. So please, drop your comments down below para tulungan nyo naman ako kung paano ko gagamutin yung dandruff. Ito, yung mga sponge. Tatlo yung binili ko, stock na namin. Tapos, alam nyo, wala akong facial wash na ginagamit talaga. Simula nung nagbuntis ako hanggang ngayon nanganak ako, wala akong facial wash na ginagamit. Ang ginagamit ko lang, Safeguard. So this time, balik alindog naman tayo, ganun. So gagamit tayo na itong Myra Smooth Glow Whitening Facial Wash for normal to dry skin. Parang ano to, 95 pesos ata. 50 ml lang to, so try muna natin to. Tapos, ito rin, essential to sa amin, itong mga trash bag. Ang binili ko, medium tsaka large. Kasi meron kaming maliliit na basurahan sa kwarto, sa CR, sa kitchen, tsaka dito sa labas. Let's proceed with this. So, ito guys, ang Sunny Care na cotton buds. Kasi meron dyan lalagyanan si Kali. So, ito, ilalagay na lang dun sa lagayan. Maliit lang yung kinuha ko. Ayan o, mini cotton balls. Kasi mas kasya sa pati sa ilong ni Kali. Eh, minsan, pag may mga, ano si Kali, may mga dumi sa ilong, mas okay itong gamitin. So, next thing guys, bumili ako nitong Lux Organics na hair spa. Hair spa ba ito? Hair mask. So, itong Lux Organics, ayan, bumili ako niyan. Ay nako, ayaw niya mag-focus. So, mga 125 lang to. Try ko kasi sobrang dry talaga ng buhok ko. Sobrang frizzy. Ito yung ginagamit ko rin. Pero meron pa akong isang ganito din na ginagamit. Yung white, blue, parang ganun siya yung shade niya. Pero ito, try natin to this time. And then, napkin. Napkin, ito na yung ginagamit ko. Before, Whisper with Wings ako. Pero after ko manganak, mas na-feel ko yung Modest kasi mas soft siya. Nung nanganak ako, meron sugat, ba? Diba? Meron tahi. Tapos yung Whisper, ang sakit niya talaga. As in, ang sakit niya down there. Kaya sabi ko, no to Whisper. Nag-proceed ako with Modest. And yung Modest yung nakatulong sa akin mag-heal. Kasi ano siya eh, cotton mo. So sa sabon naman guys, panlaba, ang ginagamit namin talaga is Ariel. Ito talaga yung
Ewan ko, ever since, kahit dalaga pa ako, ito talaga yung ginagamit. Mabango siya eh, kahit wala kang downy. Tapos sobrang mabula pa. Sabon panligo. Ito, si Daddy kasi ayaw niya gumamit ng ibang kahit na anong sabon. Ang gusto niya, parang dry. Dry finish. So, next thing, meron tayo ditong Domex. Itong Domex yung ginagamit namin panlinis ng CR, panlinis ng kitchen. Pero usually talaga, si nanay naman kasi ang nag-aayos dito sa bahay. Ako lang yung namamalengke, ako lang yung namimit, nag-grocery, so yun. Tapos guys, tatry ko to, itong Baby Dove kay Kali, hair to toe wash. Sensitive moisture helps retain your baby's natural skin moisture. Fragrance free. Try natin tong Dove Baby Dove. Kasi ngayon, ano siya eh, tiny bud. So, ito, tatry ko muna sa kanya. Kasi gusto ko din, syempre, mag-explore ng mga products. Bago pa lang tayo sa mga gamit pang baby. So, I think it's better na to explore other products as well. Also, guys, ito, toothpaste. Lagi akong ganito bumili ng toothpaste. Yung dalawahan na, kasi ito yung magkakaso sa amin sa isang buwan. Mas mura siya sa tingin ko. Sali siya. And dito naman tayo sa dishwashing liquid. Pag dishwashing liquid, joy talaga ako kasi unang-una sa lahat, sobrang mabula na siya. Maano kasi yung consistency niya, tawag dito, matapang na siya. And tsaka parang puro siya eh. Kaya pag sinalin mo siya, kahit konting drops lang dun sa water na nasa galon, mabula na siya. Kaya mas okay ako dito. Kasi dati nag-try ako nung, parang yung SM bonus ata. Malaki siya. Tapos ka-presyo nito. Yun nga lang, kahit anong gawin mo, hindi naman siya mabula. So, sayang lang din, di ba? Ako guys, kasi sabi nga, practical akong tao. Pero, ang practicality naman kasi hindi lang yung nagbe-base sa presyo. Nagbe-base yan, of course, sa quality ng products. So, next thing guys, meron tayong natural. Ito, yung sabon ni Kali. Ayan, since ubos na yung isa na binili natin dati sa doon sa event. So, bumili ulit ako. Ayan, natural. Tiny buds. Ayan, chemi wash. So, downy. Ito, downy. Bumili din ako. Sabi ni nanay, try daw namin tong Contra Kulob. So, ayan yung binili ko. Na 1 liter na siya. Hindi, 800 ml lang to. Tapos, kay Kelly naman na Fabcon. Ito yung binili ko, yung Dell. Tapos, ito. Tissue. Toilet paper. Sanicare. Alam nyo, ang ginagamit na namin dito, yung tissue. Kasi parang mas mura siya. Kaya lang kanina, wala tayong nakita doon sa sa grocery, sa hypermarket. So, balik Sanicare tayo. Pero okay lang din, kahit mahal, medyo may kamahalan yung Sanicare. Pero kasi, tipid naman siya kasi lagi naman akong wala dito. So, si nanay lang yung gumagamit ng tissue. Okay, so another thing is itong cotton balls. Ayan, mas madali kasi ito pag cotton balls yung gamit. Kaya, ayan na yung binibili ko. Tapos, eto guys, ang diaper ni Kali, Pampers Pants. So, sa isang quincenas, dalawang ganito na 34 pieces yung nagagastos niya. So, sumatotal sa isang buwan, apat na ganito yung nagagastos niya. So, yun lang yung mga usual na pinapamili ko monthly. So, thank you so much for joining us today. See you again on our next vlog. Bye!